Hello everyone at welcome po to my channel. This is Coach Jarrett. Today po is October 26, 2020, okay? Ang mga Tabor Gods, no, binagyo po tayo kagabi, no. Binagyo tayo ni bagyong Quinta. So mga Tabor Gods, pasensya na po at ngayon po ay tayo pong muli ay magkakaroon ng recorded vlog. Good morning, good afternoon, and good night wherever you are sa mga nanonood po ng ating video for today. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. Okay, at meron din po tayong notification bell. Pa-click na rin po yung notification bell natin mga Tabor Gods para ma-update po kayo kung meron akong bagong upload, meron akong bagong live, mga schedules, etc. etc. At the same time mga Tabor Gods, so huwag nyo rin po kakalimutan na i-follow po ako sa mga social media portals ko po dyan sa ilalim. Okay, so meron po akong Facebook, meron akong Twitter, meron akong Instagram, at meron akong Minds.com account. Ito pong mga account na ito ay makikita nyo sa mga social media websites na ito pag tinype nyo po yung @CoachJarrett sa search bar. Ayan. So pakitype lang po yung @CoachJarrett doon para makita nyo po yung mga aking pong mga accounts sa mga social media portals na ito. So ang ating pong topic for today ay hindi pa rin po nitong weekend po masyadong maingay, no, itong social media natin dahil sumagot yung mga challenge nito ni General Parlade. Okay, so si Angel Oxin, may statement siya. Tapos yung mga abogado nga, no, ni Liza Soberano, nagsalita rin. Si Catriona Gray din nagsalita. Akalain niyo yun? Pinatulan si General Parlade. So punta po tayo dyan sa ating eksena ngayon na yan, mga Tabor Gods. So nung weekend, no, nag-post po si Angel Oxin sa kanyang Instagram. Okay? Ang unang-una po dito, ang kanyang mga hashtag ay no to red tagging, yes to red lipstick. Ayan. Nagpapakawit ito si 143 Red Angel. Okay? Sige. Basahin natin yung kanyang sinabi, mga Tabor Gods. Okay, so to set the record straight, hindi po ako parte ng NPA or any terrorist group. Neither my sister nor my kuya Neri. It is a part of the NPA. Neither my sister nor my kuya Neri is a part of the NPA or any terrorist group. So, dito po, no, sinabi po ni Angel Oxin na obvious naman po, no, sinakinlaim niya dito na hindi parte siya ng NPA, hindi rin siya parte ng kahit anong teroristang grupo, no, kasama ng kanyang kapatid na si Ella Colmenares at ni Neri Colmenares na isa rin makakaliwa. Okay, pero mga Tabor Gods, no, huwag niyo pong don't be misled or don't huwag niyo pong isipin na porke nagsabi po siya ng ganito eh absuelto na po siya. Syempre, kailangan pa rin po natin tingnan, number one, yung ebidensya. Pangalawa po mga Tabor Gods, tatlong grupo po kasi ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Si Joma rin po mismo ang nagsabi niyan. CPP, NPA, at NDF. So hindi lang po niya kinlaim na siya ay miyembro ng isang grupo ng NPA. Pero hindi po ibig sabihin na hindi siya miyembro ng CPP, Communist Party of the Philippines, or NDF, National Democratic Front. Oh, di ba? Yun po ang tinatawag natin mga Tabor Gods na play on words or play of words. O, ibig sabihin, pinaglalaroan niya ang kanyang mga salita para ma-deny o meron siyang gustong sabihin pero hindi masyadong diretsahan kung saan dininounce niya ang NPA pero hindi naman yan direktahang dininounce o hindi niya direktang sinabi na hindi siya miyembro ng dalawa pang grupo ng makakaliwa. So sinabi rin po dito ni Angel Oxin, no? We live in a country where our freedom to speak and express ourselves are enshrined and protected in the Constitution or by the Constitution. Totoo po yan, mga Tabor Gods. No? Nandito po yan sa ating Constitution. Tingnan po natin yan. Okay. So ito po ang 1987 Constitution, Republic of the Philippines. Pupunta po tayo sa Article 3. Okay, Article 3, ayan, Bill of Rights. O, di ho ba? Article 3 po ang Bill of Rights. Tapos, kung titingnan po natin, if I'm not mistaken, Section 4. Ayan, Section 4 nga. Section 4, mga Tabor Gods, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press.
So, ibig pong sabihin, mga Tabor Gods, no, wala raw pong batas na ipapasa na pipigil sa karapatan ng bawat miyembro na bawat Pilipino rather na makapagsalita, makapagmungkahi at makapagbalita. Okay? Or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress or grievances. Pati po ang pagrarally ay hindi po ipinagbabawal ng ating konstitusyon. Akalain niyo po yun. Totoo po ang sinabi dyan ni Angel Oxide. Pinoprotektahan po ng ating konstitusyon yan. May paniniwala ako, may paniniwala sila, may paniniwala ka. At sa ilalim na... Naku na Angel Oxide. Parang ito yung ano eh, yung classroom. Sa classroom may batas. May paniniwala ako, may paniniwala ka, may paniniwala ka, may paniniwala sila. Anyway. At sa ilalim ng constitution, pareho tayong mayroong karapatan sa ating sariling paniniwala. Totoo po yan. Yan po ang sinabi rin ng ating constitution. Binasa po natin yan kanina. Kung magkaiba tayo, hindi ibig sabihin pwede mo na ako i-red tag. Ba't nyo ako nila-red tag? May opinion lang naman ako. Opinion lang yun. Pero hindi po niya dinenounce, hindi po niya itinanggi na siya po ay parte ng mga makakaliwang grupo. Ito po, nung pinauso po ito ni, ano, ni Angel Oxide, sinundan pa ng kanyang mga kasamang artista. O, tingnan nyo ha. Celebrities wear red lipstick to support Angel Oxide amid red tagging issues. See? Mga Tabor Cats, no? Ito na ngayon ang propaganda na ikinakalat ng mainstream media. Okay? Ito na po ang propaganda na ikinakalat ng mainstream. Kasi mga Tabor Cats, ito po ay distraction. No? Ito po ay pinapakita nila para tayo ay hindi maka... para hindi natin makita yung totoong issue dito. Mga Tabor Cats, ang totoong issue po dito ay hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin nila sinasagot yung mga tanong na kung sila ba ay sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Hindi pa rin nila sinasagot yan hanggang ngayon. Pero sinusundan, ito na po yung propaganda ng ABS-CBN, nila Rappler, para po mapagtakpan yung tanong na yun. So ito po, sabi ng ABS-CBN website. Several celebrities are rallying behind Angel Oxide after the actress and her family were red-tagged for speaking against the government. Dito po ngayon mga Tabor Gods, no? Pinapalabas sila na masama ang ating administrasyon. Pinapalabas silang napakasama ng ating mga militar. Dahil daw ni red-tag. Unang-una, walang pagre-red-tag na naganap. Dahil kung totoo ka namang komunista, hindi po red-tagging yun. Kung totoong sumusuporta ka sa CPP at sa NDF, hindi ho red tagging yun. It's a statement of fact. Pawang katotohanan lang yun. Kung bakit ba sa isip nito mga taong to? Na kapag sila ay sinabihang, pati yung pag-amin na sila ay komunista, napakasama sa kanilang isipan. Hindi ko rin naiintindihan. Namaya po ipapakita ko po sa inyo kung bakit pala isipan sa akin yan mga Tabor Cats. So ito yung pinost ni Angel Oxide. Sumunod naman yung kanyang mga kasamang artista, no? Ito si Pia Magalona, ayan, in solidarity with empowered women. Ito pa po yung ano eh, ito yung hindi man nakakainis, pero nakakaloko. Nakakaloko po ito mga Tabor Cats, kasi hindi po dito issue ang gender. Hindi po dito issue ang minamaliit ang kababaihan. Hindi po issue yan. Ang issue po dito mga Tabor Cats ay may sinabi si Liza Soberano na hinihikayat ang mga kabataan na sumali ng Gabriela Youth ng Partido Komunista. Kinontra po ni Lieutenant General Parlade yung sinabi niyang yun. Tapos ang pinapalabas ngayon ng media, minamaliit ang pagkababae ni Liza Soberano. Minamaliit ang pagkababae ni Angel Oxide. Minamaliit ang pagkababae ni Catriona Gray. Hindi po yun ang issue dito. Ang issue po dito, mga Tabor Cats, kung babalikan po natin ang kwento, ay yung paghihikayat ni Liza Soberano na sumali ang kabataan sa makakaliwang grupo. Pero pilit talaga nilang pilit talaga nilang tayong i-distract dyan, empowered women. Sige, pilit nyo, push nyo yan.
Dahil lang sabi ng anak kong si Laika, yan, support daw empowered Filipinas. Wala namang sinasabi. O yan pa, o, si Between Escalante, si Agot, alam naman si Agot, di ba? Cherry Pie Pikachu, isa pa to, alam naman natin tong babaeng to, kung ano yung kanilang politika. They condemned red tagging while also saying they stood in solidarity with Locsin and all other empowered Filipinas. Oh, that's good. Kasi yun din ang sinabi ni General Parlade. Kung babalikan natin yung statement ni General Parlade, yun na yun din ang sinabi niya. Huwag nating i-red tag si Liza Soberano. Suportahan natin ang kababaihan, ang advokasya ng mga kababaihan. Suportahan natin yan. Yun din ang sinabi ni General Parlade. Pero for some reason, mga Tabar Gods, sa hindi ko maisip na dahilan, eh nag-iiba bigla yung kwento. Oh, ito pa yung kay Catriona Gray. Oh. Matindi rin to eh. Ganyan niya ha. Pakita ko sa inyo yung video para makita nyo ng buo. Ayan. Ito yung buong video. Oh, pak. Pose. Yan. Oh, diba? May posing-posing. Oh, diyan. Alam nyo po kung ano nasa ilalim yan? Ang sinabi po niya, mga Tabercats, ay ito. Ito ang kanyang sinabi. Please don't ever allow your voice to be silenced. You never know whose life may be impacted by your words. Oh, di ba? You never know who you'll help feel seen, courageous, or comforted. When you speak up for yourself, you know that in sharing your stories, you're speaking up for others too. So mga Tabercats, isa na naman tong distraction. Isa na naman tong distraction, mga Tabercats. Hindi na naman nila in-address o hindi na naman nila sinagot yung tanong na sumusuporta ba kayo sa makakaliwang grupo? Yun lang naman ang tanong, mga Tabercats. Very simple. Simpleng-simple ang katanungan. Sumusuporta ba kayo sa mga kakaliwang grupo? It's a yes or no question. Ibig sabihin, kayang-kaya pong sagutin ng oo at hindi. Pero anong sinasagot nila? Minamaliit mo ang mga kababaihan. Pinagbabantaan mo ang mga kababaihan. Nakakahiya ka. General ka pa naman. Anong sinasabi nila? Hindi nyo kami mapapatahimik dahil babae lang kami. Lalaban kami. Hindi naman yun yung issue. Sagutin nyo na lang kasi yung tanong. Sagutin nyo na lang yung tanong. Wala namang masama dun. Ito po yung binasa ko kanina, no? Na no law shall be passed abridging. Okay? The freedom of speech. Ang kalayaan na mamahayag nating mga Pilipino. No? Hindi ho pwedeng hadlangan yan ng ating wala akong batas na gagawin laban dyan. Okay? Pero mga Tabercats, so, sa sitwasyon po ni General Parlade, kailangan po may tignan pa po tayong isang constitutional provision. Okay? O isang provision sa ating constitution nasa Article 2. Article 2 po yan. Yan po ay ang description of principles and state policies. Okay? Ayan, ito po yun. Declaration pala. Declaration of Principles and State Policies. Okay, so, ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Ito po yun, Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ibig sabihin, yung karapatan po ng mga civilian, tulad po natin, ay laging nakatataas po yan kesa po sa autoridad ng ating militar. Bakit po? Ang logic po niyan, mga Tabercats, ang gobyerno kaya nagbuo ng militar ay para protektahan ang mga citizens nito, ang mga miyembro ng bansa. Yun po ang logic niyan, mga Tabercats. Okay? So, hindi ho nga naman pwede na mauuna ang otoridad ng militar kesa sa civilian. Kasi ang civilian nga ang pinoprotektahan ng militar. Eh. Pero, basahin niyo po ito, basahin po natin, mga Tabercats, ha? The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Ano pong ibig pong sabihin niya? Ang militar po natin, ang AFP, ang pangunahing tagapagbantay at tagapagtanggol ng mga citizens at ng ating gobyerno. Ang kauna-unahan po niyang goal o ang pinakamataas niyang goal
ay siguruhin ang soberenya ng Pilipinas at ang integridad ng ating mga teritoryo. Nasa atin pa rin yung ating mga teritoryo. Ipagtanggol ang ating mga teritoryo. May mga papasok dyan, may mga sisingi dyan. Eh, paano yung sa China? Ganyan, ganyan, ganyan. Hindi yan ang topic ko ngayon. Huwag niyong pansinin yun. Saka na ako gagawa ng video para dyan. Ang usapin natin ngayon ay nasa mga makakaliwang grupo. Ano po ba ang gustong gawin ng makakaliwang grupo? Hindi ho ba ibagsak ang gobyerno ng Pilipinas? Hindi ho ba yun ang gustong gawin ng mga makakaliwang grupo? Ibagsak ang Estado at magtayo ng sariling democratic dictatorship. Yun ang gusto kasing gawin ng makakaliwang grupo. Kaya mga Tuber Gods, kahit ano pong sabihin po natin, ginagawa po ni Lieutenant General Parlade ang kanyang trabaho. Dahil pinoprotektahan po niya ang integridad ng ating Estado, ng ating gobyerno. Hindi ho pwede mga Tuber Gods, na kapag may sinabi ang makakaliwang grupo, tanggapin na lang natin yun as a fact, bilang katotohanan. Hindi po. May karapatan din po ang ating hukbong sandatahan na ipaglaban, na makipaglaban sa information war. Sinabi rin po ito ni Lieutenant General Parlade. Ngayon po mga Tuber Gods, no, merong gerang nangyayari. Pero sa gera po na ito ay hindi nawawala ng buhay, kundi ang nawawala ay integridad. May mga sundalo po dyan, tulad ni Angel Oxin, si Catriona Gray, yung mga legal fronts ng CPP. Mayroon po silang mensahe na gustong iparating sa ating lahat. At ang gusto lang po nila ay tanggapin natin yun ng walang question. Siyempre, may karapatan din yung mga tao na poprotekta ng ating Estado na kumontra doon sa mensahe na yun. Nakontrahin ang mensahe na sinasabi ng CPP. Ano, sila lang? Sila lang ang pwedeng gumawa nun? Hindi pwede. Kaya nga sumagot Lieutenant General Parlade. Nagbigay siya ng mas malalim na detalye dun sa sitwasyon ni Kaela Colmenares, yung kapatid ni Angel Oxin. Ano pong sabi niya? To those who doubt that we don't know what we're talking about, Kaela Colmenares at Isay, ito yung siguro tinry niyang itag yung kapatid ni Angel Oxin. Sister of Angel Oxin started as League of Filipino Students member. O dun pa lang mga Tuber Gods, alam na natin. LFS. Yung LFS po mga Tuber Gods, sigurado po tayo dyan, makakaliwang grupo po yan. A CPP front organization. Watch Joma's video. She joined the underground Kabataang Makabayan. So, nung sumali po siya ng LFS, mga Tuber Gods, sumali na rin po siya, bumunta po siya sa underground, dun sa underground group ng LFS na Kabataang Makabayan. Yun po ang pangalan ng grupo. Ito po yata yung arm group ng League of Filipino Students of CPP hiding under LFS. She joined the NPA and was deployed in Polillo Islands for 18 months. So, 18 months siyang nakadeploy sa Polillo Islands. In 2005, she was part of the NPA band which attacked the Polillo MPS. Our Marines in the area knew this. So alam po ito ng mga Marines natin sa Polillo. When she got pregnant from another youth sector member, she resurfaced and joined the legal front again, this time with Kabataan. All those time when she was underground, she was supported by Angel. As a CPP card-bearing member, she qualified as a third nominee of Kabataan party list but lost in 2007. So, kumandidato siya bilang miyembro ng Kabataan party list.
pero natalo sila noong 2007. She's now working for Gabriela as recruiter. If you still have doubts, call me Neri. Call me Neri. Ang witty ni General Parlade, ah. Sige, good job, General. Ayan. So, ito po yung sinasabi ni General Parlade kay Liza Soberano. Na mag-ingat siya. Ingat-ingat siya sa sinamahan niyang grupo. Bakit? Kasi itong mga grupo na ito ay merong underground na ng mga grupo pa. At sila po, sa underground na ito, sila po ay napapasok sa NPA. Sumagot po dyan si Angel Oxine, mga Tabercans. Ito pong sagot niya. Ito sagot ni Angel Oxine. Proving these allegations is his job in proper courts. Do your jobs. I don't care. Just don't put civilians in the middle of communist hunt and endanger them. Sabi po ni Angel Oxine kahapon. Mga Tabercad, sa akin po, simpleng math lang po yan. Simpleng math. 1 plus 1 equals 2. Yung kapatid niya, si Ella, ay sumali ng LFS. Sumali ng Kabataan Makabayan. Sumali ng NPA. Eh, ano pa siya? Ano na siya ngayon? Hindi ba NPA na yun? Tapos, mga Tabercad, sila pa ngayon ang may malakas ang loob na magsabi, eh di maghabla kayo, ihabla nyo kami, sabi ni Angel Oxine. Ihabla nyo kami. Total naman, meron kayong mga ebidensya, pinagsasabi nyo may ebidensya kayo. Eh di habla nyo kami. Alam mo, Angel Oxine, mahina ka rin, Angel Oxine. Ikaw ang maghabla, kasi ikaw yung na-offend. Meron tayong tinatawag na batas. Ang tawag po dyan sa Revised Penal Code ay slander. Pag feeling mo, ay may sinasabing walang katotohanan tungkol sa'yo, eh di magdemanda ka ng slander. Napakahirap bang gawin nun? Angel Oxine, mahirap bang gawin yun? May pera ka naman? May kayamanan ka naman, Angel Oxine? Afford na afford mo yan? Maghabla ka na lang ng slander. Maghabla ka ng slander. Ikaw yung na-offend eh. Hindi naman sila. Ikaw yung nagsasabi na nire-red tag kayo, na ang buhay nyo ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagre-red tag sa inyo. Eh di ikaw ang maghabla. Baligtad ka naman, Angel Oxine. Huwag ganun. Huwag ganun. Isa pa to, si Arlene Brosas, no? Siya yung Gabriela. Siya yung ating nakaupong kongresista sa Gabriela. Sabi niya, "We are still looking kung ano ang dapat na ikaso sa kanya. Kasi I believe na natetreaten din siya sa akin personally." Uy, feeling powerful si Arlene Brosas. Tapos mayroon siyang mga sinasabi na kasinungalingan. Maraming kasinungalingan. Actually, binanggit pa niyang high ranking daw ako. Ang daming akusasyon na kailangan sigurong pag-aralan namin. Pag-aaralan niyo pa. Eh di maghabla na lang kayo. Ano pang iniintay niyo? Arlene Brosas, ano pang iniintay niyo ng mga grupo niyo? Maghabla na lang kayo. Total naman, sinasabi nyo na wala kayong kasalanan. Eh di maghabla na lang kayo. Ano pang iniintay nyo? Gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang. Kaya nga mga Tabercads, no, ang hirap intindihin itong grupong to. Dahil sa mga ganyang kuda nila. Dahil sa mga ganyang kuda nila, mga Tabercads. Ewan ko ba, pero matindi tong si ano, ha, General Parlade, ha. Sumagot siya sa sinabi ni Mayor Isko na bakit mo tatanggalin ang mga sinabit ng NTFL-CAC dyan? Wini-welcome mo ba ang mga makakaliwang grupo sa Maynila? Ayos eh. Ayos din to eh. Sabi ni General Parlade. "I don't know who ordered it and I'm not privy to the latest decision of NTFL-CAC on this. But why not? Bakit nga naman ayaw mong magpakabit ng tarpaulin tungkol sa mga ganyan? 96 cities nationwide already declared the CPP-NPA as PNG. Okay? So my question really is why just now in Manila? Bakit ngayon lang pumalag? Yun ang tanong ni General Parlade. Why would even Manila order the removal of these tarps? Is Mayor Isko welcoming these terrorists?
let's clarify from Yorme the basis of his action. Is it fear of retribution? Natatakot ba siya? Baka gantihan siya ng grupong ito? Yan. Di natanong katuloy, Mayor. Yorme, sinabi ko naman sa last vlog ko, no, na I'm giving Mayor Isko, si Yorme, no, binibigyan ko po siya ng benefit of the doubt. Okay? So, intayin po natin yung sagot dito ni Mayor Isko. Pero ang merong maingay na sagot, mga Taber Guns, eh si John B. Cremulla. Papakita ko sa inyo. He should be ashamed of himself, sabi ni Remulla. Dapat mahiya ka sa sarili mo, sabi niya kay Parlade. Sabi ni Governor Remulla. Oh, sabi niya, threatening progressive and outspoken women who want to encourage a stronger feminist culture, that does not make them co-conspirators nor allies of the left wing. Oh, hindi porke, bakit mo pinagbabantaan ang mga kababaihan? Sabi niya. Hindi porke nag-a-advocacy sila sa karapatan ng mga kababaihan, ibig sabihin sila ay mga komunista na. Oh, yun ang sinasabi dito ni Governor Remulla. Kahit si Yorme na nagtanggal lamang ng mga posters ay tinagurian agad sympathizer, okay ka lang, Parlade. Your train of thought and reasoning are preposterous. Preposterous, ibig sabihin katangahan and shifty. Diba? Pero pa sinabi dito si Mula, sabi niya, let me assure you that if any of your men put up any posters in the province of Cavite, they will not last a day, sabi ni Remulla. Oh, di ba? Ayan, di ba matindi to si Remulla. I will personally lead the effort to tear your propaganda posters down. Brand me a communist if you will, but it is my sworn duty to defend Cavite's record in holding the insurgency at bay. Oh. Sabi niya, oh, biglang credit grab. Oh, sabi niya, matagal ko nang pinipigilan ang pagpasok ng mga komunista sa aming lugar. Hindi namin kailangan yan. Oh, ako mismo magtatanggal yan, sabi ni Remulla. Oh, sabi niya, meron siyang sinabi dito eh. Ito sabi niya, roads, water, education, connectivity, modernity, and economic prosperity are far more powerful than any propaganda tool, sabi ni Remulla. Dito po nagkamali si Remulla. Kasi po, mga Taber Guns, matagal nang gustong mag-improve ng napakaraming probinsya. Marami nang gustong ng magagandang kalsada. Marami nang gusto na maayos na eskwelahan. Marami ang gustong mabigyan ng internet sa kanilang mga probinsya at konting modernisasyon. Ano hong problema, mga Taber Guns? Ang problema po dito, ang ating pong mga makakaliwang grupo ay pinipigilan ito. Bakit? Kasi mawawalan po sila ng pagkukuhaan ng mga tao. Hindi niyo ba napapansin, mga Taber Guns, karamihan ng mga kinukuha ng mga CPP-NPA, either mga estudyante, or mga indigenous peoples, mga katutubo. Yun yung kalimitan tinatarget nila. Bakit po? Kasi sila po yung mas madaling maimplementahan. Pinanood po natin dati yan, di ba? Ito nakaraan, meron po akong pinakitang video sa inyo kung saan ang isa pong katutubo ang nagtestimonya na sa isang salugpungan school, doon po sila tinetrain bilang maging parte ng NPA. Napanood po natin yan last time, hindi ba, mga Taber Guns? So, hindi lang po ito ang solusyon sa armed conflict or sa insurgency ng ating CPP-NPA. Sumagot po dyan si Parlade, mga Taber Guns. Panoorin po natin to. Invite mo si Governor Remulla. Pwede ka naman natin yan. Touch! Sabi ko nga, isa na naman ito si Governor. Comment, hindi naman naiintindihan yung imagine, ato saan ako yung naglagay ng tarpaulin doon. Oo nga daw. Diba? I'm in the Solcom Commander. Why would I do that? We sit in the RDC, the Regional Peace and Order Council, Regional Development Council. Yes. I can just call him, go, pwede bang ganito ang gawin natin? Diba? Or Metro Manila, I sit with the National Task Force, pwede naman natin puntahan si Mayor Isko. Pwede ko yung maglagay ng tarpaulin dito. But no,
hindi, you know, alam mo silang magkakusa. But, yun nga, ang sabi ko lang, eto naman kasi si Governor Remulla siguro, natawagan ito ng mga kaibigan niya. Alam naman natin yung mga kaibigan niya, si Adita Mato, si Nakaturo Campo, at kasama niya, Nikos Barkada niya, si Isko. But, oh, narinig niyo mga Tower God, si Parladi po mismo nagsabi na kaibigan po ni Governor Remulla itong si Satur Ocampo. Satur Ocampo po mismo, kilala. Diyos ko, kilala naman natin si Satur Ocampo. Satur Ocampo po mismo, kaibigan ni Governor Remulla. Oh, so alam na this. Alam na kung bakit. Kung bakit konti lang ang communist insurgency sa Cavite. Alam na natin kung bakit. You don't mind kung mga kaibigan niya. Pero wag naman ganoon. Binastos niya ako doon eh. Sabi niya, ano ka, Barlade? So, tanong ko sa kanya, ano ka, Remulla? Okay ka lang. Yeah, I saw that. Ano ka, Remulla? Okay ka lang. You respect the supremacy of civilians over the military, right? Pero isa lugar mo, hindi ang butante mo, hindi mo. And remember, we're on the same boat. Maybe it's a good governance. Yes. Huwag mong sabihin na ikaw lang may exclusive ano ka with this good governance. Of course not. Tayo-tayo ito lang. Tama po yung sinabi doon ni General Parlade. Ah. Hindi po sila dapat nagkakaiba ng goal ni General Parlade. Yung sinabi niya kay Governor Remulla, hindi po dapat sila nagkakaiba ng kanilang gustong mangyari. So bakit po siya ngayon kumukontra sa gusto ng ating gobyerno na wakasan na ang CBP, NPA, NDF? Hindi ko natin alam. Oy, Governor Remulla, may issue ka pa doon kay ano? Kay di ba to? Makoy Dubs. Akala mo nakalimutan na namin kay Makoy Dubs, ha? Ikaw, ha? Wag ganun. Governor Remulla naman eh. So, dapat sama-sama tayo. Hindi yung may atake kang ganyan dahil kaibigan mo yung inatake ko. Yung hindi makasagot sa topic ko. It's interesting na yung statement niya is that the way to counter it is through good governance. Parang that's a singular approach. It negates all the other aspects of the insurgency. Una, it's an armed insurgency. So syempre, may involvement ang military at saka ang PNP with this one. So whether he likes it or not, di ba? The other thing that people seem to forget, especially itong mga nagpo-posturing na para sa susunod na election. Mga Tower Gods, no, yun po yung sinasabi ko po kanina na ito po ay isang insurgency or isang rebellion. Okay? So dahil po si Governor Remulla ay parte ng gobyerno, dapat po protektahan po niya ang Estado. Protektahan niya ang Estado. Nasa konstitusyon po kasi yun eh. Dapat po sinusuportahan niya ang ating hukbong sandatahan, sinusuportahan niya ang AAFP, PAF, Philippine Air Force, at lahat po ng nasa army po natin, Armed Forces of the Philippines, so kabuuan po nun, para mapigilan itong insurgency na to, rebellion. So bakit po siya parang nagsaside dun sa kabila? Medyo weird lang, no? So sa mga taga Cavite, no, pasensya na po, pero ito po yung obserbasyon po natin. Okay, nakakalimutan nila na kasi ang link nila parati, ang pinipilit nila is terrorism. So that's the sexy word right now, but they also forget that even without the ATL, the anti-terrorism, no, it's still a crime. The insurgency is a rebellion and punishable under the revised penal code. Itong paghihikayat sa pagsali dito sa rebellion, inciting to rebellion, yung paghihikayat, itong oust Duterte, inciting to sedition. Nakakalimutan nila, pinipilit nila na freedom of speech nila yon. Pero tayo, or kayo, lalo na yung mga nasa gobyerno, wala kayong ganun. So I think it's time to overturn that that imbalance in general for Bergads, no. Ito pong mga ginagawa po kasi ng mga kaliwang grupo ay hindi lang po ito freedom of expression. Huwag po nating kakalimutan, no, lagi ko po sinasabi sa akin po mga live, sa akin po mga vlogs, na oo, meron po tayong freedom of expression. Meron po tayong karapatan para mamahayag, pero ang ating pong karapatan para mamahayag ay limitado.
Kapag ito po ay nakakasira ng pagkatao ng ibang tao, mapaparusahan po ng batas yan, slander at libel. Kapag po ang ating freedom of expression ay gagamitin natin upang manghikayat ng mga rebelde para mag-contribute sa inyong rebellion, yan po ay ipinagbabawal ng batas. Hindi na po yan freedom of expression. Inciting to sedition na siya. Yun na po yun, mga Tabber Cads. So ito po, yung sinasabi po ngayon ni Attorney Trixie, yun po yung punto ko ngayon. Na bakit yung mga makakaliwang grupo ay may karapatan na mag-express ng kanilang mga saloobin laban sa gobyerno, pero kapag ang gobyerno ay naglabas ng mga impormasyon na kontra sa kanilang mga sinasabi, naglabas ng mga impormasyon tungkol sa mga komunistang grupo, eh parang mali, kailangan idemanda. Red tagging daw. Agree po ako sa sinabi ni Attorney Trixie dyan. Kailangan na po natin baligtarin ang kwento. Kailangan na po natin ibahin ang kwento, mga Tabber Cads. Tingnan nyo si Secretary Anyo. Sabi ni Secretary Anyo, he will encourage mayors to allow anti-communist tarps. Hahayaan daw niya. Kakausapin daw niya mga LCEs, local chief executives, na hayaan na makapaglagay ang NTF-ELCAC ng kanilang mga tarpaulin. Kasi mga Tabber Cads, yun ngang mga graffiti ni Panday Sining, yung mga vandalism ni Panday Sining, ipinaglalaban nila. Tapos yung para sa gobyerno natin, para sa administrasyon, hindi pwede. Kasi red tagging, Diyos ko, tigilan ako. Nagbobolahan lang tayo kung ganun. Pero ang nakagulat po sa akin dito, mga Tabber Cads, nung sinabihan ni Lorenzana na tumahimik na lang si Parlade. Keep quiet, Lorenzana, sabi ni keep quiet, sabi ni Lorenzana kay Parlade. My thoughts about that is if there is no evidence yet, do not talk about it. Ang problema nga, mayroon pong ebidensya. Lorenzana told reporters, adding that he will seek a meeting with other members of the National Task Force to end local communist armed conflict, NTF-ELCAC. Medyo weird po sa akin to. To si Presidente Duterte, dapat nakalinya ka sa kanya kung ano yung direksyon ni Presidente Duterte. Pero mga Tabber Cads, ha, tingnan nyo ang pinagagawa ni Lorenzana the past few years. Paolo Duterte, anti-administration list, fake news, sabi ni Lorenzana. Binalita po yan ng Rappler. The first time I saw that posting, I said it is fake news. I still maintain that it is fake news. Yan ba ang nakalinya sa kanyang commander-in-chief? Ito pa isa, mga Tabber Cads. Robredo gets national security briefing from military. Mga Tabber Cads, weird to ah. Weird po ito, mga Tabber Cads. Bakit? Kasi, vice-presidente po si Lenny Robredo. Wala po siyang karapatan na ma-brief tungkol sa national security ng Pilipinas. Unless otherwise, sinabi ni President Duterte na pwede. Sabi, a military spokesman confirmed the command conference with Robredo but refused to give details. He said it was a regular activity with the Vice President. So, lagi pala silang nag-uusap. The security briefings are regularly given to the President in the company of his cabinet. Robredo resigned from the cabinet after President Rodrigo Duterte himself ordered her to desist from attending all cabinet meetings. Imagine, may separate na national security at briefing itong si Robredo. Hiwalay pa sa sinasa briefing ng presidente at ng gabinete. Matindi to si Robredo. Ito mga Tabber Cads, ang pinakamatindi. Ito ang mga pinakamatindi, mga Tabber Cads. AFP and Department of National Defense assure Robredo no support for revolutionary government. Ay! Matindi. Tinan nyo ito, mga Tabber Cads, ha? Itong sabi niya. Sabi po ito ni Robredo mismo. Inassure tayo, sabi ni Robredo, inassure daw tayo in no uncertain terms. Both ni Secretary Lorenzana saka ni AFP Chief of Staff
Guerrero. Ano pong ibig sabihin nito na sinabi ni Lenny Robredo? Ano pong ibig sabihin nito? Siya ba ay humihingi? Humihingi po ba siya ng suporta galing sa ating militar? Cory part 2 ba to? The Vice President said she asked Guerrero and Lorenzana where the AFP stands on President Rodrigo Duterte's warning that he will declare a revolutionary government once he senses that a destabilization plot is about to install a new leader to replace him. Ito po yung konteksto nung sinabi ni fake VP Lenny Robredo. Kung sakali na magkakaroon ng bagong liderato sa Malacañang, tatanggalin, persahan si President Rodrigo Duterte. Susuporta daw ba ang AFP at ang Department of National Defense? Ano pong nakuha niyang sagot kay Lorenzana? Hindi sila susuporta sa revolutionary government at sa kahit anong threat sa ating konstitusyon. Yan ang kinumit ni Lorenzana kay Robredo. Ah, matindi. Matindi. So, apparently, ito palang si Secretary Lorenzana ay hindi nakalinya sa ating presidente. Ibig sabihin, ayaw niyang sundin ang kanyang commander-in-chief? Yun ba ang gusto niyang palabasin? Sa pagsalita niya ng ganito kay Lenny Robredo? Matindi. Buti na lang si Parlade, no, wala siyang intensyon na maging AFP Chief of Staff. Okay? Wala siyang ambisyon na maging AFP Chief of Staff. Sabi niya, wala akong interest maging AFP Chief. Okay? Ano po ang kanyang sinabi? Eh di, wag mo akong pagbantaan kasi naalala niyo last time, no, sa isang live natin, no, napag-usapan po natin na pinagbantaan ni Risa Ontiveros itong si Parlade na kung makikita muli sila sa isang appointment hearing, eh hindi niya aaprubahan ng kanyang appointment kung siya ay gugustuhin niyang maging chief of staff ng AFP. Eh wala raw siyang intensyon na maging ganun. So, Keber, wala siyang pake. Ay, nako. Sabi po ni Parlade ganito. Parlade said his statement was very clear that he was addressing bashers of Soberano and that he was saying it is unfair to red tag her as her advocacies are legitimate. Okay, lehitimo raw ang mga advokasya nila sa Soberano. Sinasabi ko sa kanila na unfair na nare-red tag si nyo sila sa Soberano kasi legitimate lang yung kanyang mga hinaing na nilalabas. Ako naniniwala din sa advokasya niya defending women's rights. So, mali lang yung plataforma. Mali yung platform. Paulit-ulit ko na rin po ito sinabi sa aking vlog, mga Tabber Gods, no, na okay lang naman yung pinaglalaban nila sa Soberano. Ang problema po kasi, umayon po siya sa grupo ng Gabriela na alam po natin makakaliwang grupo. Eh, meron nga pong ibang grupo dyan na pwedeng yung suportahan tulad nitong limang women-led organizations that empower women. Oh, Girls Got Game. O Empowering Women Through Sports. Things That Matter. Itong grupo na to, Things That Matter is a joyful marketplace that creates positive impact and inspires intentional lifestyles. O. E-commerce sites. O mga mga online selling. O si Things That Matters. But hindi niya suportahan yan. Ito, si She Talks Asia. The goal of She Talks Asia is to spark conversations about the role of women and female-identifying individuals in the world today. O, ba't hindi niya kayang suportahan to? Sa Gabriela talaga siya pumunta? Hindi niya kayang suportahan yan? Girls Will Code. Isabel Cie was only 10 years old when she started Girls Will Code, a community that teaches girls to explore coding, programming, robotics, and engineering. Hindi niya suportahan to? Alam niyo ba mga Tabbercats na kokonti lamang ang mga kababaihan na pumapasok sa STEM subjects? STEM po is Science, Technology, Engineering, and Math. STEM subjects. Konti lang po ang mga kababaihan pumapasok sa mga STEM professions. Kailangan po ng mga kababaihan to tong Girls with Code. Ba't hindi ba kayang suportahan niya ni Liza Soberano? Project Lily.
Miss Teen Earth Philippines titleist and young entrepreneur Aya Fernandez turned her school science project into a social enterprise. Oh, yung mga water hyacinth, ginagawa niyang ano? Yung mga water lily, water hyacinth, ginagawa po nilang mga basket, ginagawang mga lalagyanan ng mga kuno, ano, ginagawang bag. Hindi ba kayang suportahan to nila sa Soberano? Gabriela talaga ang gusto niyong suportahan. Yun po yun, mga Topper Cads. Hindi po ito red tagging. Hindi po ito red tagging, mga Topper Cads. At kung sino man po ang nagsasabi na red tagging ito, ay hindi po nila naiintindihan ang issue. Kung sino man po ang magsasabi na ito po ay isang pagbabanta sa buhay nila Catriona Gray, ni Angel Oxin, at ni Liza Soberano, hindi po nila naiintindihan yung issue. At hindi rin po nila naiintindihan yung sinabi ni General Parlade. So, ang message ko lang po, no, if ever makarating man to kay Liza Soberano, kay Angel Oxin, kay Catriona Gray, if ever lang, malabo mangyari yun. Pero kung sakali lang, Pag-isipan nyo maigi yung mga advocacy yung pinaglalaban nyo. Kasi pinapainggan kayo ng mga kabataan natin. Pinapainggan kayo ng mga kababaihan natin. Tapos hihimukin nyo silang sumali ng Gabriela. Gabriela Youth. Na alam natin na left-leaning at may mga connection sa NPA. Huwag ganun. May reported na nga dalawa ang namatay na Gabriela Youth dahil sa mga inkwentro. Dadagdagan nyo pa ba yun? So kung para sa kung sa mga tao pong hindi nakakaintindi ng mensahe ko, mga Topper Cads. Kung sasabihin niyo po na mali ako dahil kumukontra ako sa women advocacies, mali po kayo doon. Pinaglalaban ko po ang gender equality. Ang hindi ko po ito tolerate ay ang gagamitin ng gender equality para isulong ang politika lalo na ng makakaliwa. Hindi po ako agree diyan. X yan sa akin. X yan. Di ko kayang tanggapin yan. But anyway, mga Topper Cads, maraming pong salamat sa panonood po ng ating live tonight. Live tonight, sorry. Mga Topper Cads, maraming pong salamat sa panonood po ng ating video. Pasensya na po, this is recorded. Bukas po, 11 PM, tayo po yung magkakaroon ng ating live muli. Depende po sa weather conditions bukas. Huwag niyo pong kakalimutan, mga Topper Cads, mag-like, share, and subscribe po kayo sa aking channel. Pa-click na rin po yung notification bell. Paki-share po yung itong video na ito, mga Topper Cads, para marami po makabalita sa ating pinag-uusapan po dito sa aking channel. So, mga Topper Cads, good morning, good afternoon, good night. God bless po sa ating mga OFWs. Laban lang po tayo para sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan sa Pilipinas. Laban po tayo para sa ating bansa. Good morning, good afternoon, good night. Now, we'll see all of you tomorrow, 11 PM, sa ating pong YouTube live. Bye everyone. See you tomorrow.